Welcome back to my channel. So for today's episode, we're going to review Flower of Evil. So sa totoo lang, kapapanood ko lang sa kanya last Saturday and today is Monday. So natapos ko siya in 2 days or almost 3 days. So napanood ko siya sa Netflix. So let's start. So unang disadvantage is nasa Netflix siya, which is accessible. Pangalawa, magaling yung casting nila doon, lalo na yung male leading role. And yung ibang mga roles don't like, yung mga investigators and also other supporting roles, lalo na yung serial killer doon. So I don't want to spoil, just watch it. So pangatlo, marami doon mga screenshot worthy or maganda yung pagkaka cinematography nila doon. Hindi siya maganda yung mga shots nila doon, although walang mga location shots, but you will appreciate yung mga shots nila, lalo na yung mga nagretro sila, yung para mga reminiscing shots. So yun yung na-enjoy ko doon. Then pang-apat is yung storyline. Totoo ba na ang isang psychopath ay kayang magmahal? So that's the question. So dito pinapakita yung kwento na isang psychopath. I don't know if psychopath o sociopath, but sabi nila sa story, psychopath daw. O, sige, go! So disadvantage is minsan niroromanticize ng mga tao yung mental illness, which is a good and a bad. Good kasi at least magbibigay ito ng mukha or realizations sa mga tao na it does exist, na totoong may taong may sakit na ganun. Bad side is masyado nilang fantasize. So para sa akin, mamaya na natin pag-usapan kasi irarant ko siya sa dulo. So second disadvantage para sa akin is hindi ako masyadong keen dun sa chemistry nilang dalawa dun. I'll be honest, laging yung male role yung maganda, yung female yung medyo sa bagay, baka ang hinahanap talaga kasi nila hindi yung face value, or talagang more on sila sa acting, or siya talaga yung napili ng director when it comes to that casting. So sa chemistry, hindi ako masyadong keen, hindi ako kinilig. Kulang sa kilig. Ganun ang peg ko. Pero pag dun sa male lord, kinikilig ako. Pero pag silang dalawa na parang, alam mo yun, struggle is real. Pero maganda yung storyline, kaya lang yun na nga. Then, yun lang naman ang nakikita kong disadvantage. Kasi 16 episodes lang siya. Mabilis lang siya. And I'm sorry, yung ending. So, hindi ako masyadong ano dun sa ending. Maganda siya, lapat lang, pero I'm looking for more. Siguro yun yung gusto ng director, tsaka scriptwriter, tsaka yung screenplay. Yung you want more. Pero para sa akin, and I'm back. Sorry, medyo naputol yung sinasabi ko in the middle of discussing na, again, Flower of Evil. So, advantage and disadvantage. Isa pa nga palang advantage is yung mga songs nila. Maganda yung soundtrack dito sa K-drama na to. And anyways, balik tayo doon sa disadvantage. So, personally, if someone's gonna ask me, gusto mo bang makipagrelasyon sa isang psychopath? A normal response will be no. Dahil
as the K-drama says, they don't feel emotions. So they can learn how to mimic or to act that expression. Pero personally, hindi nila naiintindihan kung malungkot ka, kung bakit. Iba yung level of thinking nila. Kasi wala nga silang emotions. So, I think itong bida dito, hindi psychopath, kundi sociopath. Kasi nung bata pa naman siya, hindi naman siya ganun. Parang minulat lang siya nung father niya sa ganung personality. So, pero anyways, kung gusto nung scriptwriter na psychopath siya, edi go, psychopath nga siya. pero in the end, nakakaramdam naman siya. So, yung sa anak niya and sa asawa niya. So, personally, if ako yung tatanungin, sociopath and psychopath, kung go ba, kung push, siguro, hindi. Kasi, yun nga, emotional kasi ako. So, tsaka sensitive ako when it comes to feelings. So, nararamdaman ko kung masama ba yung loob mo, kahit hindi mo sinasabi. Napaka-observant ko when it comes to emotions. Tapos madali akong maawa. So, which is total opposite ng isang sociopath and psychopath. So, I don't think it will work. But it's my only personal opinion, ha? Kasi masyado nilang neromanticize yung sakit ng tao, which is bad side din. Kasi baka meron mga tao na umaasa na pag nakakita sila ng sociopath and psychopath, eh, go na, no? Parang, diba? Parang, don't fool yourself. Sa palabas lang to ganito, pero sa totoong buhay, they can kill you. Na-joke lang. Hindi naman lahat ng psychopath at sociopath killers. They're all narcissistic. So, meron akong isang pinapanood na doktor dito na sa YouTube na all psychopaths are narcissists, but not all narcissists are psychopath. So, they tend to love themselves. So, girl, mas mahal nila yung sarili nila kaysa sa'yo. So, don't expect na unconditional love ang bibigay nila sa'yo. So, medyo magiging user-friendly sila and they can manipulate you and gaslight you. So, don't be fooled. And don't ever go against them because they can, I repeat, they can destroy you. Kasi iba yung way of thinking nila. Hindi sila yung normal na katulad natin na, alam mo yun, katulad nung, ayoko i-spill na spoiler, diba? Katulad nung isa, hindi lang niya matawagan yung papa niya na para gamutin yung na-aksidente niya. Ang gagawin niya, ililibing niya ng buhay. So, ako ba personally, gusto ko panoorin to ulit. Ito lang yung K-drama na gusto kong ulitin. Pero iniisip ko, give chance to others. So, hindi ko na siya ulitin. Pero napakaganda nitong K-drama na to. Huwag lang kayong masyadong padadala. So, ako naman realistic ako. When it comes to mental illness, I have my fair share of experience. Don't ask kung paano. Pero, I have my fair share of experience when it comes to mental illness. So, it's not easy. I'm gonna tell you, it's not easy. It's not a rose path. Kung yung normal na relasyon, mahirap na, ito 10 times pag may mental illness. Kaya, mag-isip-isip kayo mga kababayan kung papasok kayo sa isang relasyon na merong background ng mental illness. So, pag-aralan nyo mabuti. Huwag kayong sugod ng sugod na, ay, napanood ko to, maganda, ganito, ganyan, ganon, ganon. So, huwag kayong susugod.
Walang, wag sugod mga kapatid when it comes to mental illness. Kailangan nyo talaga ng heart-to-heart talk. Yung mga ganong peg. And just a piece of advice, pag may nakita kayo or nakilala kayong sociopath and psychopath, don't attack them or don't wag nyo silang kukumprontahin. Don't confront them because you will be destroyed again. You will suffer the consequences. So kung basta at the back of your mind, oh okay, ganun siya. So just step aside, just let go, Bex. Anyways, so for this K-drama, I'll go for 7.5. Kasi maganda talaga siya. Sige na nga, push na natin 8. Kasi maganda yung soundtrack. So in terms of cinematography, okay din. May mga maganda yung shots nila. And when it comes to other aspects, okay din naman. So, I'll go for 8 for this K-drama. Napakagandang K-drama niya. Napaka-underrated kasi ang gagaling ng casting. Pero sa chemistry, hindi ako masyadong kinilig. So, yun na lang siguro yung minus 2 points. Pero overall, napakagandang K-drama. And I hope you will love this K-drama. So, kindly watch it in Netflix. And thank you very much for watching. Sorry, hindi na ako masyado nakapag-upload. Please like, kahit mag-dislike okay lang, and subscribe and comment down below kung meron pa kayong gustong ipa-review sa akin. Again, thank you very much for watching. See you again next time. Ciao.